Ayan, makikita sa isang kaayusan ng isang barangay, mga kapatid, ayun sa pamamagitan ng pagkamalinis, maayos ang mga daan, disiplinado ang mga mamamayan, no? Eh, doon natin mayahan tulad o doon natin mayahambing isang pamayanan progresibo. Eh, no? So, pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, yung sumbong ng ating concerned citizen na kung saan sa lagay ng kanilang kalsada, ay lubos-lubos ang kanilang sakripisyo at pagtitiis dito. Ano? So, pakinggan natin ito nga. Tignan muna nga natin yung larawan ng kanilang kalsada, mga kapatid. Sobrang tao, talagang sa gabi pa talaga nilaanan ng pagkataon para kunan ito ng litrato ng larawan, mga kapatid. Ayan, oh. Yan, ang larawan ng kalsada nila. Bagamat okay ngayon dahil tagtuyot, pero tingnan natin yung kanyang reklamo, mga kapatid, ng ating concerned citizen. Ito, basahin natin, mga kapatid. Sabi dito, magandang gabi, idol. Patulong naman po kaming maayos yung kalsada namin dito sa pagrangayan Ramon Isabela Purukdos, sir. Nagtabo naman po sila nung natopic nyo sa YouTube yung daan sa bunga. Doy, maganda yan, ha? Gumalaw sila nung may topic natin, makontent natin sa ating programa, yung daan dyan. Topic nyo sa'yo nung daan sa bungad. Pero, may pero. Gusto, nakakatakot. Sa papunta na sa mga kabayan, idol, hindi naman nila binigyan ng aksyon. Lagi naman nagbibigay lahat ng may mga may bukid dito, nagbibigay ng pera basta nakapagbenta ng palay ang mga magsasaka dito. Marami na pong naaksidente dito, idol. Mas malala pa. Pag tag-ulan, grabe, sobrang hirap ang daan. Napakalaking bato po kasi pinaglalagay nila doon, idol. Saka pakitago pangalan ko para sa kaligtasan ng pamilya ko. Ayan. Ayan, ha, dito kine-question natin, okay doon yung ano eh, nung na-topic natin sa ating content yung problema ng mga taga pagrangayan, dahil naalala ko mayroon nga tayong naipahapyaw na topiko patungkol sa nagrereklamo diyan sa mga daan diyan sa may pagrangayan. Pero sabi nung ano ng concerned citizen natin, hindi naman pare-parehas. Ibig sabihin, panakibutas lamang. At ang pinagtataka ko doon, mga kapatid, bakit kailangan maningil ng pera ang barangay para sa kaya ayos na to? At kung sakali mang sumisingil silang pera, bakit hindi pa naayos-ayos? Ganyan lang? Wow! Ito, sundan natin. Kasi serye ito ng aming talakayan, mga kapatid. Usapan. Nagbibigay kayo para saan at kanino? Yan ang aking tanong. Ang sagot dito, nagbibigay po kasi lahat ng magsasaka dito, idol, ng pera pagkatapos mag-ani ng palay. Kautosan po sa barangay yun. Yung mga taong pinakuha po ng pera ay yung mga tanod po. Kautosan sa barangay. Ibig sabihin, may ordinansa ho ba yan? Yan ang tanong ko. May ordinansa, dumaan ba yan sa public hearing, dumaan ba yan sa General Assembly, ng mga taga-barangay. 'Di ba? Yan ang aking katanungan eh. Actually, itong vlog ko na to, mga kapatid, punong-puno ng katanungan na naghahanap ng kasagutan. Okay? Okay, nagbibigay pa. Ito sagot niya. Napupunta po 'yun sa pondo ng barangay, idol, pero hindi rin po naman yata nagagamit na maayos. Napupunta ng barangay. Ibig sabihin, pag nagbibigay kayo ng pera, dapat may resibo ng barangay. O din naman kaya kahit na hindi official receipt, kahit na may acknowledgement receipt na lang para at least sa check and balance ng pondo ng barangay. At kung naigagamit nga talaga yung pondo na yan para sa pagpapaayos ng kalsada na inyong pagkakaalam, dapat may proper disbursement report na tinatawag mula sa barangay din. Di ba? Kasi wala naman pong improvement yung dalan
dito. Dalan is daan po, daan. Diba? Yun ang aking mga katanungan. Yan ba ay dumaan sa public hearing? Yan ba ay nagawa ng ordinansa? Meron ba minutes of the meeting yan? Nung kayo ay nag-meeting? Dumaan ba yan sa General Assembly? Yan ang ano natin. At kung nagagamit nga yung pundong yan, meron bang financial report mo yan o proper disbursement report mula sa barangay? Ang tanong ko rito, bakit kailangang maningil? Kung ano nangyayari kasi mga kapatid, sad to say sa inyo mga magsasaka dyan sa may pagrangayan, lalong-lalo na sa inyo mga taga Purukdos, ang nangyayari kasi sa inyo mga idol ay double taxation. Nagtatax na kayo, nagbabayad na kayo ng 1 milyar sa munisipyo para may isaayos o gagawin yung mga pondo kasi sa mga tax na yan. Yan yung ginagamit natin, farm to market road, yung mga pagpapaayos ng ating mga pasilidades sa barangay. Tapos nagbabayad pa kayo. Double taxation na nangyayari sa'yo. Doble-doble po ang pagbabayad nyo ng buwis sa gobyerno. At totoo lang, kung ganyan na nangyayari. And double taxation is prohibited by law. Ngayon, sasabihin natin, kung dumaan yan sa ordinansa, I will ask the ordinance itself. Humihingi ako ng ordinansa ng barangay na kung saan napagkasunduan ninyo na kayo ay maniningil sa mga magsasaka ng pagrangayan Ramon Isabela. Kayo mga magsasaka diyan sa Ramon Isabela, please give me ano para at least malinis naman natin yung sistema. 'Di ba? Meron pa dito may dugtong dito, sabi dito, kanino niyo binibigay ang bayad? May resibo ba kapag nagbibigay kayo? Yan ang tanong ko ha. Binaybayan dalang ti, hindi ko na, dangayusin da, naggaburdaket, pitak meting kabil da. Magtatabon kayo sa lupa, lupa din ang itatabon nyo. Pag naulanan, ibig sabihin putik. Anak na ng putik ng mga bobo. Ibig sabihin, libre naman yung lupa yung mga dyan. Binibili nyo ba lupa? Dami-daming lupa dyan sa Isabela. Dami-daming sa pagrangayan. Baka naman na kinukuha lang kung saan-saan yung lupa na itinabon. Bumili kayo ng buhangin. Na may mga bato-bato, ganon. Huwag naman yung mga malalaking bato. Dahil hindi naman dike ang kalsada. Diba? Wala idol, ganun kasi talaga dito sa amin, lahat mag-aanin ng palay nagbibigay para sa pondo ng barangay idol. Apo, duble yung ano ninyo, gastos niyo, nagbabayad na kayo ng 1 milyar, nagbibigay pa kayo sa barangay. Hindi pa maayos yung pasilidades ninyo diyan. Buti sana kung nagbibigay kayo, may nararamdaman kayong kaginhawaan. Ang kumuha lang ng bayad, idol, yung mga tanod. No? Tanod lang? Hindi ibig sabihin ito, wala talaga resibo. Ha? Ang kumukuha lang ng bayad, idol, yung mga tanod na laging lasing. O kininayo pa lang natatanod. Baka yung pinambabayad ng mga magsasaka, yun lang ang pinanlalasing linyo, mga leche. Tapos pag malakas na ang trip ninyo, maghahakot lang kayo ng lupa. Tapos yun na lang yung pantatabo ninyo, mga litugas kayo. Oh. 'Di ba? Alam niyo ganito lang. Ito pa. Sinong tanod? Sabi ko tinanong ko rito. Yung pinapasingil mo nila dito sa purok namin ay si Arman Gabriel. Kininam Arman. Ayan na resibo, tatangar. Ngay pakitam tataka dito. Wala, pakitam kada kami tata, pakitam kanyak. Nga pa nga sigat otorisado nga singer no dikit ko mga no to talaga ko mga otorisado nga pinagsingir ti barangay di ko man ni treasurer tagi exiger tap no mari si buwan na salbag dito yung ti ayat da alam niyo mga magsasaka sa pagrangayan napakahalaga ng bawat pera ng magsasaka kasi pawis pagod minsan dugo ang puhunan sa pagtatanim. Maliban pa dyan sa mga sobrang mahal na mga abono, mga binhi, patubig, binabayaran na rin patubig, gasolina, yan pa. Tapos, ang inaasahan ninyo,
mapaayos yung mapabilis yung transportasyon ninyo ng inyong mga produkto, mapagaan ang buhay ninyo araw-araw, kaya kayo nagbabayad. Ngayon, sa halaga ng binabayad nyo, wala pa naman kayo nararamdaman. Yun ang problema dito. Kaya pinatawag ang pansin ko, yung barangay chairman ng barangay Pagrangayan, Ramon Isabela, aba, tignan mo naman yung barangay mo, kapita. Diyos ko naman, saan napupunta yung mga binabayad ngayon ng mga magsasaka? Yung mayaman na ba si kapitan? Bigyan nyo nga sa akin ang pangalan ni kapitan na to. Bigyan nyo, tapos bigyan nyo ako ng litrato. Para sa susunod, bibigyan kita ng ano, kapitan ha, bibigyan kita ng 2 linggo. 2 linggo sa paliwanag. Kasama na yung pag-aayos ng kalsada. Bakit kasi hindi ka gumawa ng paraan para mag-request? Eh, ang balita ko, diyan kasi sa Ramon, yung mayor ninyo, merong subdivision, yun ang pinaayos. Samantalang sa mga barangay-barangay, hindi naayos yung mga kalsada. Ibig sabihin, may nai-impluensyahan, may ginagamit ang kapangyarihan. Oh. Yung subdivision ng mayor ninyo, maayos ang daan. Kaya, pero sa inyong mga kalsada, sa inyong mga barabarangay, dyan sa may Ramon Isabela, wala. Maumpisahan man, hindi man natatapos. May problema. May problema. Kaya pinatatawagan kong pansin, sana liwanagin mo itong paniningil mo ng pera. Ikaw, barangay kapten, ha? Liwanagin mo. Kayo mga magsasaka, maghanda-handa kayo. Gumawa kayo ng petition. Pirmahan nyo lahat na nagbabayad at paimbestigahan natin yung pondo ng barangay na yan kung saan inalalagay, kung sino-sino nakikinabang. Ha? Kapitan, bigyan nyo ako ng pangalan ni kapitan at saka litrato para paghandaan ko to after 2 weeks, okay? Maraming salamat sa inyo, mga kapatid.